Magandang araw. Natutulog na ba kayo? Magkukwento muna ang mama mo. Noong World War II, may isang sundalong nahiwalay sa kanyang mga kasamahan sa isang isla. Dahil sa matinding labanan, usok, palitan ng putok, ay nawalan siya ng koneksyon sa kanyang mga kasamahan. Mag-isa na lamang siya. At narinig niya ang mga kalaban papalapit sa kanyang kinaruroonan. Naghanap siya ng mapapagkublihan at yun ay sa maliit na yungib. Mabilis siyang pumasok dito at nagtago. Naramdaman niya panandalian ang kaligtasan hanggang sa mapagtanto niya na iniisa-isa na ng kanyang kalabang halughugin ang mga yungib. At sa anumang oras ay matatagpuan siya ng mga ito at tsak, katapusan niya na. Habang naghihintay, nausal niya na lamang. Lord, iligtas mo ako. Ano mang mangyari, mahal ko kayo at nananalig ako sa inyo. Pagkatapos, ay nahiga na lamang siya at tahimik na naghintay. Sa isip-isip niya, siguro ito ng katapusan ko. Hindi siguro ako ngayon tutulungan ni Lord na makaligtas. Maya-maya pa, nakita niya ang mga gagamba na gumagawa ng sapot sa bungad ng yungib. Ha! Sa isip niya. Ang kailangan ko ay isang matibay na pader. At ang narito ay sapot ng gagamba. Kumidyante naman si God. Nang papalapit ang mga kaaway, ay inihanda na niya ang kanyang sarili para sa huling sandali. Ngunit narinig niya ang pinuno ng mga sundalo na nagsabi, "Hayaan niyo ng kuweba na yan!" Nakita niyo naman, puno ng sapot, eh kung may pumasok dyan, nasira na sana yung mga sapot na yan. At umalis na ang mga ito. Nakahinga siya ng maluwag. Sabay sabi sa sarili, "Tawarin mo po ako, Lord. Nakalimutan ko." Ang sapot ng gagamba ay pwedeng mas matibay pa pala sa pader kung inyong luluubin. Nagpapaalala lamang ang story na to na ang kaparaanan ni God ay hindi kapares ng kaparaanan ng tao. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at sa panahong kailangan natin siya ay hindi niya tayo pababayaan.